sa inyong lahat. Ngayon po ay April 15, 2023, Sabado, sa walong araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 4, verses 13 to 21. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga iskriba sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa, at nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, "Kayo na po ang umatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig." At sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit sa kapinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao'y napupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So ngayon po ay Sabado, nakakaisang linggo na tayo mula ng atin pong igunitain ang pagdiriwang ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa ating pong unang pagbasa, narinig natin ang katatagan ng pananampalataya ni San Pedro at San Juan na sa gitna ng mga pinuno ng Hudyong bumibintang sa kanila. Walang magagawa ang mga punong saserdote at eskriba, mga matatanda ng bayan, Pariseo, Saduceo, laban sa dalawang apostol na si Pedro at si Juan. Kaya pinagbantaan na lang nila sina Pedro at Juan na huwag na magsalita tungkol kay Jesus. Pero binaliwala ito ni Pedro dahil hindi sila dapat tumigil na ipahayag kung ano ang kanilang narinig, kung ano ang kanilang nasaksihan tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Nawa po, no, matapos ang napaka habang panahon na masaksihan ng mga alagad at magpasa hanggang ngayon, tayo po ay tinatawag na mas maging matatag pa sa ating pananampalataya kay Jesus. Hindi man natin nakasama si Jesus, hindi man natin siya nakita, nahawakan katulad nila Pedro at Juan, pero ang ating pong pananampalataya ang magdadala sa atin ng katatagan. At ito nawa ang atin pong panghawakan, lalo tigit na sa panahong ito, wala man mga pananakot, wala namang, hindi man tayo nakakaranas ng mga persecution katulad ng naranasan ng mga unang alagad, pero sadyang napakaraming bagay sa paligid natin, mga material, mga tao na talagang tumutukso sa atin para itigil natin ang paglapit, itigil natin ang pagkilala natin kay Jesus. Marami po nagsasabing hindi na natin kailangan ng Diyos para lang maging masaya. Hindi natin kinakailangan na magsimba para lamang tayo po ay mapatawad. Marami mga binibigay na dahilan at mga kumbaga justification, no, para lamang mapaniwala tayo na hindi natin kailangan si Jesus. O kaya naman, no, marami sa atin ang nahihiya na magpahayag
kahit sa pwede sana natin magamit ang mga social media at tulad nitong YouTube, no, o kung anumang social media meron po kayo na may pahayag na ang tungkol kay Kristo, na sa ating mga gawain ang mas makilala nawa ay si Kristo, pero sadyang mas nagiging malakas yung mahiya tayo, kaya matakot na baka mabash ng mga taong hindi talaga kumikilala sa Diyos. Ito yung mga bagay, no, na kung sa panahon noon, ito yung mga nagpapapigil sa atin para tayo magsalita, para tayo manindigan. Pero nawa, katulad ni na Pedro at ni Juan na nakaranas ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus, nawa po tayo rin kapag dumating ang pagkakataon ay mas piliin pa rin natin na pakinggan ang hamon at misyon na ibinigay ni Jesus na magpahayag ng mabuting balita. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyong lahat.